Alright, so good evening. Nagbabalik na naman ang pogi-pogi ng coach. At gaya ng sinabi ko, kapag busy, pogi. Lagi ang tatandaan. Anyways, okay, one questions. Isa sa mga questions na isang bulat dito sa comment sections. Na isang bulat talaga, no? Dire-diretso na tayo. Okay, here's the question. Nagustuhan ko tong question na to. Actually, lahat naman halos ng question yung nagustuhan ko. Pero pipili lang tayo ng isa dun. At pwede kong balikan yung mga ibang question nyo dati. Basta tuloy-tuloy lang kayo mag-ask ng question. Kung di pa natatanong yung question nyo, lagi nyo ilalagay dyan sa comment section para lagi ko nakikita. Okay? Alright, so it's me, Je. Salamat sa comment mo. Ang tanong niya is, sa formula of power, money, woman, ano ang pagkaka-interpret mo sa power? And I know it's knowledge, wisdom, and connection, well, which is correct. And I just wanna hear your own interpretation about it. Thanks in advance, coach. Oh yeah, Happy New Year sa'yo, Je. Siguro ito yung Christmas gift ko sa'yo kahit malayo pa yung December. Anyways, money, power, money, woman. Yeah, those things. Pero if you will ask me what is power, tama yung sagot niya eh. Knowledge, wisdom, and connection. Tama yung mga yan eh. Pero siguro kung ang dami yung pwedeng isagot sa power. Pwedeng behavior, pwedeng leadership. Yan, yung leadership, pinaka-common yan. Kapag gusto mo magkaroon ng power, kailangan meron kang leadership skills. Tapos meron ka ding behavioral character, alpha male style character na behavior. Napaka-powerful nun. Marami talaga. Depende sa coach na tatanungin mo. Ako, pwede ko sabihin na ang power, wisdom. Or pwede ko rin sabihin na ang power, philosophy. Or pwede ko rin sabihin na ang power, leadership. Kasi leadership, power na talaga ngayon yan. Kapangyarihan na yan. Leadership skills, ha? Skills yung tinutukoy ko. Hindi lang leader. Skills. I mean, skills. Yung mga yung power yon. Pero siguro kung dito sa YouTube para nakaka-inspire, isa din sa mga pwedeng isagot, in today's reality, for me, power is self-discipline. Okay? If you have the self-discipline over yourself, kapag meron kang disiplina sa sarili. Kasi ang pagdidisiplina sa sarili ay pagpapakita ng pagmamahal, pagrespeto, at paggalang sa sarili mo. Kapag hindi mo alam disiplinahin yung sarili mo, therefore, hindi mo alam galangin ang sarili mo. Kapag hindi mo alam disiplinahin ang sarili mo, therefore, hindi mo alam respetuhin ang sarili mo. So, para sa akin, isa, hindi ko sinasabing ito ang pinaka. Ang sinasabi ko lang, isa sa mga pinakamakapangyarihan na characteristic or power na meron ka is self-discipline. Kailan ka magsasanay, magpa-practice, kailan ka magbabasa, anong oras ka matutulog, kailan ka magmamahal. At natural, hindi dapat dahil lalaki ka. I mean, kailangan may pagkasiga tayo ng konti. Kailan mo didisiplinahin ang sarili mo? Kailan mo tuturuan ang sarili mo? Kailan ka matututo? Anong trabaho? Anong hardworking? Anong level ng trabaho? Gaano ka karami mag-invest ng purpose para sa sarili mong purpose? I mean, alam nyo, ang dami kong sinasabi pero ang tinutukoy ko lang, gaano ka baka disiplina para matupad yung mga ambition mo sa buhay? Dahil self-discipline is a new power in today's reality. Pwede kang maging sikat na politiko, pero kung beta male ka pa rin, tapos politiko ka lang, powerful ka lang siguro sa pera tsaka sa connection. Pero kung wala kang alpha male mentality, wala kang self-discipline mentality, hindi mo kayang magtiyaga, hindi mo kayang magtiis, hindi mo kayang magtrabaho, hindi mo kayang mag-work for yourself, puro ka inspiration, puro ka motivation, shut the hell! Come on, man. No drama, less drama, wala mo nang ganong drama sa buhay, tanggalin nyo muna yung, mahal ba ako, hindi ako mahal? Shut up, man. Shut the hell out of here. The point is, if you want to become powerful, then you need to become a person who acknowledges and loves self-discipline. You are the one who endures it. Always remember, yung mga nasa top na nakikita nyo mga sikat na basketball player, like Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan,
Hindi naman magiging mga malalakas na player yan at powerful player yan kung wala yung self-discipline. Akala nyo ba, ini-imagine mo lang yung isang bagay tapos maaabot mo? Hindi. Walang ganun. Walang imagination tapos ambition agad. Hindi. Kailangan mo na matinding self-discipline. And for me, this is one of the new power na meron ka. Huwag nyo ina-underestimate yung discipline, ha? Maraming real men dito, sa totoo lang. Hindi real men eh. Marami akong mga nanonood na subscribers dito. Hanggang ganyan lang, puro motivation. Mga buwang, magbago na kayo. Self-discipline na, apply it. Hindi pwedeng puro bida-bida lang kayo, puro nagmamagaling lang kayo, puro mga marami kayong alam sa red pill. Oh my God! Kahit malaman nyo pa lahat ng wisdom sa mundo, kung mga tatamad-tamad kayo at wala kayong disiplina sa sarili. I'm not talking about sipag, ha. Tinutukoy ko din yung discipline mo emotionally. Alam mo yun? Kung kailan mo dapat i-invest yung feeling mo sa isang tao. Kung kailan mo dapat bawiin yung feeling mo. Kung kailan ka dapat aalis, mag-move on. Kung kailan ka dapat hahanap yung tansya, yung galing mo sa disiplina kung kailan mo gagamitin. Yun lang. Para sa mga real men, comment lang. Thanks for watching.